Kamusta po mga tambay? Si Kamano po, nagbabalik po para po magkomento po dito po sa Tambayan Makabayan. Komento po na inyong lingkod mga katambay. Ito po, komentohan po natin ang dalawang magkapatid po na ang presidente po natin, si PBBM, at ang ate na senadora, si Amy Marcos. Magkaiba po ang kanilang pahayag po sa media mga katambay. Ito pong Pangulong Marcos ay ipabubusisi po at pinuntahan po yung sinabi niya pong flood control na nadali po ng barko mga katambay. At pinasyalan niya po at marami po siyang sinabing mga dapat pang gawin at pagbusisi sa mga ito mga katambay. Pero sa kabila nun, sa senadora naman po, ay gusto niya paimbestigahan mga katambay. Dahil sa kabila na gumagastos po ang ating gobyerno na bilyong-bilyon piso taon-taon dito sa mga proyekto na ito, ay kailangan daw paimbestigahan. Unahin po natin ating Pangulo sa pahayag po dito po sa UNTV News mga tambay at komentuhan po natin mamaya. Nakita kung ano ba talaga ang kalagayan ninyo. Tinignan rin ni Pangulong Marcos ang nasirang navigational gate sa Navotas. Ito ay nasira dahil sa nagpumilit na pumasok ang isang barge. Ayon kay PBBM, dapat muling tignan ang disenyo ng mga flood control. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. Dahil, for example, this was not the amount of water was not as bad as Ondoy. But the effect was greater than Ondoy. Mas malaki ang baha. Nagpaalala rin si Pangulong Marcos ng tamang pagtatapon ng basura. Sana matuto naman ng tao, huwag na pa yung matero ng tatapon ng basura. Dahil yung basura, yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Sa kasalukuyan, lubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng Navotas City. Ilan sa mga residente ay nananatili pa rin sa mga evacuation center. Yan po mga tambay, napainggan po natin ang pahayag po ng Pangulo. Pinuntahan niya po yung isang flood control sa Navotas na ang isa rin problema. Kaya po sinasabing nasira ay yung barge na nagpumilit daw po pumasok. At ang isa pa ay sinisisi rin po ang mga basura mga katambay. Yung mga basura po na isa rin daw po nagbabara mga katambay. Kaya po may dahilan na po ang Pangulong Marcos. Kaya po lumaki po at talagang binahalos ang Metro Manila. Sa kabila nun, napakarami nga po natin na flood control mga katambay. Di po ba? 5,500 at marami pang ginagawa. Ang kahit po sabihin natin na napakaraming volume ng water ang tubig, ang volume ng tubig ang mas mahigit pa sa Ondoy. Sa dami po na pinagawa ng gobyerno taon-taon halos na flood control, sana po mabilis ang paghupa ng pagbaha. Di po ba mga tambay, nagtatanong lang po ang inyong lingkod. Di po ba? Kasi hanggang ngayon po, may mga tubig pa po sa mga area, lalo po sa nabanggit po ng balita dito po sa Malabon. Di po ba? At yung mga dinaanan pa po, Valenzuela, Metro Manila, napakarami pa hanggang ngayon. At pati sa Bulacan, mga katambay. Ito po, painggan naman po natin yung sinabi po ng kapatid na si Senadora Amy Marcos, yung kanyang flood control project ng gobyerno ay paiimbestigahan naman po niya. Dahil sa nakikita niya, may malaking anomalya po rito, mga katambay. Asan na yung flood control plan na sinasabi para sa 10 taon? Yun. Baka naman kung ano-ano ang rinereport ninyo sa ading ko. Baka iba-iba naman ang rinereport ninyo sa presidente. Huwag naman. Iyan ang panawagan ni Senator Amy Marcos matapos ang mapaminsalang pagbaha na naranasan sa Metro Manila at karating probinsya dahil sa matinding pag-ulan na dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Anya, itigil na muna ang turuan kung anong sanhi ng matinding pagbaha at dapat ang solusyonan ang flood control projects lalo na panahon na ngayon ng tag-ulan. Dismayado ang presidential sister dahil mahigit 400 bilyong piso umano ang nilalagak ng mga mambabatas para sa Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno para sa mga proyekto kontrabaha. Medyo nakakapikon kasi sa totoo lang hindi naman nagkulang ang Congress at ang Senado sa pagbibigay ng pera para sa flood control. Kung tutuusin, 450 billion, halos 1.4 billion a day ang flood control budget. Kung isusuma total mo lahat ng agencies mula sa DPWH pababa, asan napunta yung pera?
magpapatawag ng pagdinig si Senator Bong Revilla bilang chairperson ng Senate Committee on Public Works sa oras na matapos ang rescue and cleanup operation sa mga apektadong lugar. Anya, hindi na dapat maulit ang nangyari. Ayan mga tambay, na lumalabas na po ang sinasabing korupsyon di umano. At hinahanap po ng Senadora Amy Marcos po yung pera, yung ginagastos po ng DPWH. Dito po na sinasabing daan-daang bilyon, mga katambay. 400 plus billion ang budget po sa flood control dito po sa bansa natin sa Pilipinas. Nasaan po yun? Pero sa kabila naman po, ang Pangulong Marcos naman po ay bubusisiin naman po ang nangyayari po sa disenyo ng flood control po na kanyang pinagmamalaki sa zona. At yung basura po na sinasabi niyang kalinisan ng bagong Pilipinas, ibinalik din po sa kanya, mga tambay. Ibinalik po sa kanya yung basura, tunitoniladang basura po ang nakita po natin sa ating bansa nito pong nakaraang, ito pong bagyong ito ni Karina, di ba? Kaya nakakalungkot po, mga tambay. Magkaiba po ng pahayag ang magkapatid ng Marcos. Ang Pangulo ay parang walang nakikita nga sa ngayon, talagang malaking matinding korupsyon dito po sa ahensya ng DPWH na siya po may hawak ng napakalaking budget para po dito sa atin. Dito po sa atin na sinasabing, hindi na tayo, babahain man tayo mga tambay, pero hindi na magtatagal. Huhupa na ng mabilis dahil nga po sa isang damukal na daan-daang bilyon na pondo natin dito po sa DPWH ang gumagawa. Sila po ang tinalaga para dito gawin at asikasuhin at talagang lahat halos dito sa Metro Manila ay hindi na makaranas ng pagbaha ng napakatagal. Bahain man tayo, hindi ganito katagal na inaabot ng ilang araw, mga tambay. Dahil nga sinusolusyonan ng pera ni Juan de la Cruz, pera ng taong bayan, na bilyon-bilyon, daan-daan bilyon na flood control. Kaya ito naman po, mga tambay. Kaya nagkakaroon po ng dalawang pagtatalo o sinasabing idea ang dalawang Marcos. Ito po ay Marcos po ito. Isang Marcos, ang senadora at ang presidente ay Marcos. Magkaiba po sila, mga tambay. Sa nakikita naman po ng isang senadora, Amy Marcos, ay may anomalya rito dahil ipinagmamalaki naman po ng kanyang kapatid, lalo sa zona na talagang sa bagong Pilipinas, hindi na tayo makakaranas ng napakatagal na pagbaha sa ating bansa, mga katambay, dahil nga sa pinagmamalaking napakaraming flood control na yung proyektong tinutukan po ng gobyerno sa bagong Pilipinas. At dahil nga po talaga ipinagmalaki sa zona ito, mga katambay, pati ang kalinisan, ang basura, pero ibinalik po sa Pangulo sa kanyang bagong Pilipinas ang mga basura, tunitunilada at baha. Kaya nakakalungkot po yung nangyayari po ang trabaho ngayon sa bagong Pilipinas. Ang impact ay sa Pangulo, sumasablay po. Napakaganda po ng sinasabing achievement na nga sana, achievement na. Nasubukan na po sana natin yung achievement ng Pangulo na pinagmamalaki niya nung SONA. Pero nung sinubukan po ng bagyo at ng tubig na ibinigay sa atin, dala ng habagat at paglakas ng bagyo, yun, na-testing po agad ang kanya pinagmamalaki sa mga Pilipino, mga katambay. At ang tanong pa ni Kamanong, ito po bang mga investigasyon na ito, may mangyayari, mga tambay, itong daan-daang bilyon na naubos at nagastos na dito sa proyektong ito na hindi halos napakinabangan, mga katambay, pumalya, kuno, o talaga bang ganong karami? Ganon po ba talaga karami na ang nagagawang flood control sa ating bansa sa pangunguna po ng ahensya ng DPWH, mga katambay? Dapat po ito suriin, mga katambay, dahil ito po'y sinabi at nanggaling sa bibig ng ating Pangulo noong nakarang SONA, mga katambay. Di po ba? Yung 5,500 nang tapos ng flood control. Di po ba? Dapat po ito, suriin nyo po, Madam Amy Marcos, kung talaga po kayo ay nakikita po at alam naman ng mga
mga Pilipino na talagang dito ay may sablay at talagang dito po ay pambihira. Pambihira po nangyari ito, mga katambay, na sa kabila ng dinadamihan mo ang flood control sa ating bansa para maibsan ng pagbaha, hindi man totally maibsan, ay mabilis na mawala dahil nga rito sa control, nakukontrol natin sa dami ng sinasabi ng Pangulo ng ating bansa. Kaya po, sana po mga katambay, lumabas ang totoo na talagang dito po ay may korupsyon at talagang yung sinasabi ng Pangulo ay iba rin sa nagiging trabaho naman po ng gobyerno natin sa ngayon, mga katambay. Kaya ibang-iba po, ibang-iba ang pamamahala rin po ng dating Pangulong Duterte. Talagang hindi natin makikitaan ng ganito, mga katambay, lalo sa mga ganito sakuna. Iba. Ngayon po, ang rescue po nangyayari sa ating bansa, unang-unang ganitong kalaki pa lang po ang dinanas ng Pangulong Marcos, eh nakita na natin yung napakalaking diferensya po, mga katambay, sa pagtugon, sa paghawak, sa pag-shoulder ng sakuna. Kay dating Pangulong Duterte, nahandyan na. Sinasabi nga ni Kamanong paulit-ulit, nahandyan na. Meron ng mga evacuation center, kompleto na. Nahandyan na mga magre-rescue, mga sundalo, mga DILG, nahandyan na lahat, kapulisan, lahat na po pwedeng rumescue, nahandyan na po lahat, pagkain, tubig, gamot, kumpleto na pati magre-rescue. Pero ngayon, baliktad po, bumalik po tayo doon sa dati nating inaayawang sistema na nahandyan na ang bagyo, nakarating na, saka pa lang tayo tutugon, saka pa lang tayo magmi-meeting ng gagawin, ganito, 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 ganong gawin, saka pa lang mag-uusap-usap kasama ang mga LGUs, mga katambay, at ang DILG, at lahat ng sangay ng gobyerno makakatulong dito sa nangyayari natin problema, sa nangyari natin problema na pagbaha. Nakakalungkot po. Ibang-iba. Kaya po, nakaka-miss po talaga. Mami-miss natin ang isang Duterte na naglingkod sa ating bayan. Nakaka-miss po, mga katambay, sa kabila ng pinupolitika po. Pinupolitika po kasi ang mga Duterte. Kaya po, ito po, nagiging balik po ngayon. Sa sobrang pamumulitika, napabayaan na po ang ibang trabaho katulad nito. Dahil nakatutok lang po ang bagong Pilipinas sa pamumulitika, sa Vice President, sa dating Presidente, kasama pa ang Kibuloy at marami pang iba. Ang trabaho ng mga ating lingkod bayan, mga nasa Kamara, sa Senado, puro pamumulitika. Samantalang ito ang pinakamalaki rin problema ng bansa na immune tayo ha, sa pagbaha. Tapos sinusolusyonan daw nila di umano. Sinusolusyonan daw nila na binibigyan ng daan-daang bilyong budget, mga katambay. Eh taon-taon po may budget ang DPWH dahil nga dito sa mga programang ito na wala naman palang kahinatnan at ganito lang ang dadanasin ni Juan de la Cruz, mga katambay, sa kabila ng gumagastos po ng daan-daang bilyon ang ating bayan, ang mamamayang Pilipino, ang taxpayer. Kaya napakalaking korupsyon po ito, mga katambay, kung totoo po na mapatunayan sa nangyayaring ito. Eh napakalaking korupsyon po ito ng DPWH, lahat ng sangay ng gobyerno na umahawak pagdating sa ganitong proyekto. Eh dapat po ito masilip talaga, mga katambay, at kahihiyan po ito. Lalo pong nalulubog po sa kahihiyan ng ating Pangulong Marcos sa kanyang mga sona. Katulad nito nakaraang sona, ipinagmamalaki niya. Na yung kalinisan din, pinagmamalaki ng Pangulong Marcos, yung kalinisan na nagawa sa mga barangay na talagang bagong Pilipinas ay magiging malinis na, lalo sa Metro Manila. Hindi nangyari, mga katambay. Tuni-tuniladang basura ang ibinalik sa sona ng Pangulong Marcos. At ganoon din po, ang ibinalik po sa sona ng Pangulong Marcos, eh puro sablay, puro palpak na flood control, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Ngayon, naguhugas kamay po. Naguhugas kamay, di umano. At kung anong dahilan, humahanap, sumisilip, at talagang bubusisiin na. Ngayon, samantalang no, sa sona, ipinagmamalaki at marami pang gagawin. Ngayon, nakita ang resulta ng ipinagmamalaki ng Pangulong Marcos. Kaya ngayon, kailangan natin busisihin. Tingnan natin kung ano nangyari. At kailangan
You know, ganito pa, pagandahin pa natin. Panibago na naman pera yan, mga tambay. Panibago na naman bilyong-bilyong piso dahil sa kapalpakan na nahita natin dito sa mga nanunungkulan, lalo sa DPWH, mga tambay. Kapalpakan. Kaya palpak, nasayang ang pera, di umano. At another bilyong-bilyong piso na naman, mga tambay. Para maayos lang. Nakakalungkot. Taon-taon, nag-aaksaya tayo ng pera dito sa ating mga nanunungkulan, di umano sa ating bansa. Humahawak sila ng bilyong-bilyon, daan-daang bilyon. Ganito lang ang makikita natin. Tapos sasabihin sa atin, bayanihan. Kailangan natin magbayanihan. Pero yung perang inuubos nila, ano yun? Wala lang, mga tambay. Wala lang. Nasaan na? Meron mga investigasyon gagawin? May makulong ba dyan? May maparusahan ba dyan, mga tambay? Palagay ni Kamanong, malabo pa sa sabaw. Sabaw-sabaw ng pusit. Di po ba? Alam naman natin ang gobyerno natin, mga tambay. Kung sino nakaupo, di umano, eh nagkakaroon ng palakasan, di umano, mga tambay. Sana, ito po, malapit na halalan, tatakbo po ang senadora. Isa rin niya, isa niya po itong pampabango sa kanyang kandidatura. Pero, Marcos po ito, mga tambay. Marcos. Kaya po, mga tambay, kung meron po kayong mga komento sa ating comment section, pwede po tayo mag-comment. At syempre po, ingat pa rin po, mga tambay, binabaha pa rin ang ating syudad, ang ating mga barangay, lalo po sa mga naapektuhan pa po. Tiis-tiis lang po, mga tambay. At ang ating gobyerno ay ngayon pa lang talagang darating ang tulong, mga tambay. Tiis-tiis lang po dahil bago na ang ating Pilipinas sa panahon natin ngayon. Muli po si Katambay Manong, nag-iiwang ingatan nawa po tayo, mga tambay. At sa muli po, paalam, bye-bye, ingatan nawa.